Siya ang babaeng tumapos sa buhay ng buong pamilya niya para sa boyfriend niyang isa daw werewolf. Siya si Jasmine Richardson, 12 years old na taga-Canada. Ang kanyang mga magulang ay sina Mark and Deborah Richardson at meron din siyang isang kapatid na batang lalaki na 8 years old pa lang na si Tyler Jacob at hindi nga naging maganda yung pagsasama nila buong pamilya. Isang araw habang nasa isang punk rock show si Jasmine, dito niya makikilala si Jeremy Steinke na 23 years old na magiging boyfriend niya kahit mas matanda ito sa kanya ng 11 years. Si Jeremy, hindi rin naging maganda yung buhay niya na naka-apekto sa pag-iisip niya at meron nga siyang kwintas na merong dugo at pinaniniwalaan niyang isa siyang 300 years old na werewolf. Dahil nga naging masama yung impluensya ni Jeremy kay Jasmine, pinagbawalan si Jasmine na makapagkita kay Jeremy ng mga magulang niya. On April 3, 2006, dahil nga sa galit ni Jeremy dahil pinaghiwalay nga sila, dito siya nagpost sa vlog niya at ang sabi niya, "My lover's rants are totally unfair. They say that they really care, but they don't know what is going on. Their throats, I want to blank." Galit din naman ang sobra itong si Jasmine kasi nga pinaghiwalay sila ng boyfriend niya at dito na nga sila nagplano na may gawin sa mga magulang niya. April 23, 2006, pinapasok ni Jasmine si Jeremy doon sa bahay nila. Kita naman agad ni Debra si Jeremy nga na nandun nga sa loob ng bahay nila na syempre ikinagalit niya, pero bago pa siya makapag-react, inatake na siya ni Jeremy at pinagsasaksak ng ilang beses na bumawi agad sa buhay niya. Sinunod naman agad ni Jeremy si Mark at nagawa pa nga ni Mark na lumaban pa nga nung una gamit yung isang screwdriver, pero binawian din siya ng buhay matapos din siyang masaksak ng ilang beses. Yung wala na nga yung mga magulang niya, hindi pa dito na kontento si Jasmine dahil umakyat siya doon sa second floor at pinuntahan yung kapatid niyang natutulog doon sa kwarto at pinagtutusok din niya ng ilang beses na tumapos sa buhay nito. Hindi naman nagtagal, dumating din naman agad yung mga pulis matapos na may makakitang mga kapitbahay nila na meron nga doon nangyayaring gulo sa may bahay na to. Pagdating nila, bumungad nga sa kanila yung tatlong taong wala ng mga buhay at dito nga nila napansin na nawawala si Jasmine. Noong una, iniisip ng mga pulis na baka meron nga lang daw kumuha kay Jasmine, pero lumabas din yung totoo nang mabasa nila yung email ni Jasmine at makita yung pag-uusap nila Jasmine and Jeremy na pinag-uusapan yung karumal-dumal na ginawa nila. Hindi rin naman nagtagal, nakarap ng mga pulis sila Jasmine and Jeremy at inaresto sila agad. Noong una, tinatanggi pa nga ni Jasmine yung mga binibintang sa kanya, pero sa dami ng ebidensya laban sa kanya, hindi rin siya pinaniwalaan. Malabas din sa investigasyon na isang gabi bago nila ginawa yung karumal-dumal na ginawa nila, nanood pa sila ng isang movie at ito nga yung 1994's Natural Born. Hindi nyo pa yan napapanood, tungkol yan sa isang couple na nababawi ng mga buhay at ayon pa nga kay Jeremy, it's the best love story of all time. Korte, on November 8, 2007, nahatulan ng guilty itong si Jasmine at siya ang pinakabatang naprusahan nito sa edad nga niyang 12 years old pa lang. Ang si Jeremy naman ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Nakuha man sila ng konting hustisya, hindi rin naman ito magtatagal dahil in May 6, 2016, nakalaya din itong si Jasmine dahil nga sa pagiging bata pa lang niya nung ginawa niya yung ginawa niya. Kung iniisip nyo na baka nagbago naman na siya, sa kulungan, itong si Jasmine and Jeremy ay nag-uusap pa rin sa kulungan through letters at nakasulat pa nga dito na gusto nilang magpakasal at obvious naman na wala silang interes na makonsensya sa ginawa nila.